sa kaharap natin ngayong gabi. Yan ay walang iba kung hindi si Miss Pinky Amador. Pinky, thank you very much for coming over. O gusto ko lang sabihin na pareho kaming super nag-iingat ni Pinky Amador, okay? Pareho kami naka-lockdown ng matagal and itong aming interview ay socially distant interview kaya nagsisigawan kami ng kaunti. At lahat sa aming team are very, very safe in masks and face shields. And having said that, marami akong tanong ng bayan para kay Pinky. You're so brave to be under scrutiny. Alam kong pinag-uusapan ka ngayon. At ang masasabi ko lang naman dyan ay marami na rin sa atin ang dumaan sa pinagdadaanan mo. And tulad ng iba pang mga unos sa buhay, ito ay lilipas din. But having said that, himayin natin ang nangyari nung araw na iyon na ngayon ay pinag-uusapan ng marami sa social media. Huwag niyo po akong murahin. Ay, huwag murahin kita tayo ng buhay ko na kasalalay dito! Alam ko siyo! Bakas yung kayo! Sinusunod lang po yun! Hindi, wala akong pakialam! Ay, nabuhay ko kayo ng bayaran? Ito ang viral video na umangin ng iba't ibang reaksyon sa social media at laman ngayon ng balita. Buhay namin isasalalay niyo sa katangahan niyo! Nakunang galit na galit ang aktres na si Pinky Amador. May kwan pa ako dahil meron ako ng CCTV! Okay, ikaw din dimandahin ko dyan! Sumisigaw habang nakikipag-usap sa ilang staff sa tinutuluyang condotel sa Makati. Mapapanood sa video na may hinihinging circular o memo si Pinky para mabigyang abiso ang mga residente tungkol sa mga OFWs na naka-quarantine umano sa kanilang gusali. Hindi mapakalma si Pinky dahil 3 linggo na raw niya itong hinihingi. Takot para sa kaligtasan ng kanyang buhay dahil na-expose na umano siya sa ilang mga OFWs. Yung isa mag-print, yung isa sa telepono, tumawag ngayon na! Pilit pinapaprint at pinapapaskil ng aktres ang dokumento para makita ng lahat ng residente. Ang tinutukoy ni Pinky ay ang pagtatalaga sa kanilang tinitirahang gusali bilang isa sa quarantine facilities ng 59 na OFWs. Wala umanong ipinapakita sa kanilang dokumento na ang mga OFWs ay sumailalim na sa COVID-19 test. Ika-4 pa raw ng Mayo nang hingi ni Pinky ang nasabing dokumento sa pamunuan ng condotel. Sertipikado raw ng Department of Health na tumanggap ng parating na OFWs ang hotel. Pero para kay Pinky, may karapatan silang mga residente na maabisuhan tungkol dito at sa mga nangyayari sa kanilang tinitirhang gusali. At hanggang sa araw nga nang kinunan siya ng video na galit sa ilang staff, hindi pa rin daw nakapaskil ang dokumento na naglalaman ng importanteng impormasyon na kanilang hinihingi. So Pinky, ano ba talaga sa sarili mong salita ang dahilan kung bakit galit na galit ka nung araw na yon? Corina, hindi ba yung buong mundo ngayon nasa kalagitnaan tayo ng isang pandemya? Lahat ng tao nagtatago, lahat ng tao nagkukulong, lahat ng tao takot. Pati na rin mga kasama ko sa aking building, lahat kami sobrang nabahala. At pati na rin ako, kasi pinaglalaban ko lang naman yung karapatan ko at naming lahat sa building na mabuhay ng ligtas sa sakit. Alam mo, Corina, yung mga kapitbahay ko, 89 years old, 82 years old, meron kami bagong panganak na sanggol. Meron kami mga batang maliliit. Meron kami mga taong maaaring mahawaan ka agad ng sakit. Matagal ka ng residente dito? 18 years na. 18 years, okay. Sa umpisang 9 years, umuupa lang ako, wala akong problema sa landlord ko. Pero nung binili ko na yung unit ko, kailangan ko na makitungo sa administrasyon ng building. Doon nagsimula yung mga problema ko. Alam mo, hindi ko kasi kayang magkasakit eh, dahil mag-isa lang ako. Corina, takot akong magkasakit. Kapag nagkasakit ako, wala nang tutulong sa akin dahil sarili ko lang ang inaasahan ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Marami pa akong gustong tulungan, marami pa akong gustong turuan. Saan naman ang galing yung usapan ng OFW? Galit ka ba sa OFW? Ang mga OFW natin, bayani ng bayan.
Bakit naman ako magagalit sa kanila? Sa katunayan, naging OFW din ako. Mahal ko ang mga OFW. Natutuwa pa nga ako kung makakatulong ang building namin sa pagtatanggap sa kanila para makauwi na sila. Ang naging problema lang dito, hindi kami sinabihan. Corina, hindi ba worldwide protocol yan na kailangan nalalaman ng lahat kung saan nanggagaling ang mga manlalakbay? Kailangan, di ba utos sa atin ng gobyerno na kailangan sinasabi natin lahat ang ating travel history para makapag-ingat tayong lahat? Eh yun lang naman ang hinihingi namin sa administration ng building namin. Bakit hindi nila maibigay? Ano ba yung tinatago nila? 3 linggo na naming lahat hinihingi mula sa administration ng building namin na magbigay sila ng impormasyon para malaman namin na tumatanggap sila ng mga PUI at mga POM sa building. Para syempre makapag-ingat din kami para sa kalusugan namin. Eh ayaw nila ibigay. Doon kami nagtataka, ano ba tinatago nila? So ano ang nangyari nung araw na yon na galit ka? Bumaba ako sa basement dahil palabas ako ng building namin. Nakita ko sa labas ng elevator sa basement, meron doon nakapaskil na impormasyon na ang building pala namin ay isang stringent quarantine facility. So nagtataka ako, asa na yung impormasyon na hinihingi naming ipaskil nila sa loob ng elevator para malaman ng lahat ng tao nasa building na matagal na pa silang tumatanggap ng PUM at PUI. At hindi lang yun kasi nung araw na dumating sila, meron akong nakasalubong na 2 hotel guests. Naka-mask naman sila. May daladala silang tigalawang maleta. Nawawala sila, tinulungan ko pa. Hindi ko alam hanggang ngayon kung saan sila galing, kung anong klaseng contact tracing ang nangyari sa kanila. Basta alam ko, hotel guest sila. Sa online, ang mga netizens ay halo ang reaksyon. Ano? Marami naman ang mga sumasang-ayon na dapat ka talagang nagalit. Dahil nga sa, well, for safety and health reasons. Ang sabi naman ng mga bashers, sumobra naman daw yata ang galit mo. What do you think? Maaring sumobra talaga yung galit ko na nakapagsalita ako ng masasakit, na nainsulto ko yung mga kausap ko at pati na rin yung mga nanood ng video. Ang hinihingi ko lang naman is paumanhin dahil sa bugso ng damdamin, takot na ako. Galit na kaming lahat. Hindi namin alam kung bakit kami binabastos at binabaliwala para sa isang bagay na dapat naman nilang ibigay sa amin. So ano ang mensahe mo sa lahat ng mga nagbibigay ng sari-saring reaksyon sa video na ito? Humihingi lang naman ako ng pangunawa. Maaaring sumobra ako. Pero yun lang naman ay dahil na sumobra na rin sila. So itong video na ito has gone viral, okay? Maraming nakapanood, sari-saring reaksyon. Pero ang tanong, sa lahat ng pangyayaring yon, Pinky, alam mo ba na binivideo ka? Hindi talaga. Nagtataka nga ako kasi hindi naman talaga ganun ang pakikitungo nila sa akin. Pero nung panahon na yon, parang sadya nila akong hindi pinapansin. Ayaw nila akong pakinggan. Pilit silang gumagawa ng ibang bagay. Talagang parang inuudyok nila ako na lalong magalit, lalong mapikon sa kanila. Ngayon, pag tinitignan ko, parang halatang-halatang gagamitin nila yung pag-udyok na sa akin, yung pag-video sa akin, para sirain ako. Para makita ng buong mundo na ganitong klaseng tao, ito si Pinky Amador. Sinubukan naming kunin ang panig ng Condotel Administration. Ngunit sila ay tumanggi ng magpa-interview at nanindigan sa nauna na nilang inilabas na official statement. The staff involved in the incident is an employee of the Palace of Makati Condo Corp and not the Palace of Makati Hotel. We understand where the anger is coming from, no, from Ms. Amador, but yun nga, medyo mali ang napagbalinga ng galit.
Magkaiba raw ang pamunuan ng hotel at ng condominium kahit nasa iisang gusali lang. Ang hotel ang may sertipikasyon mula sa DOH, hindi ang condominium units. Yung notice sa residents were given a few days after. Yun siguro yung naging issue ni Ms. Amador na medyo late kaming nasabihan. Yung sa sinasabi ni Ms. Amador that may nakasalubong siyang dalawang POM. They are not part of the 59 OFWs. Yung ginawa daw na pagmumura, yun naman ay personal na complaint ng staff. If they want to file cases, it's their personal nilang decision yon. June 5, nakatanggap ng imbitasyon si Pinky sa barangay na nakakasakop sa condotel para harapin ang reklamong inihain laban naman sa kanya ng dalawang staff ng condominium. Personal na desisyon umano ito ng dalawang babae na sangkot sa viral video at walang kinalaman ang pamunuan ng condominium. Maghahabla ka ba? Pinag-iisipan pa namin kasi I live alone. No, doon pa rin ako nakatira sa building na yon. So, syempre, hindi mawawala sa isipan mo na baka balikan ka, baka pahirapan kanila. Marami sila eh, mag-isa lang ako. So, kailangan makapag-desisyon ako ng tama para magiging ligtas pa rin ako.